Maligayang panunood mga kaibigan, matapos nating talakayin ang nakakalungkot na storya ni Medusa sa nakaraang episode, link is in the description below para sa mga hindi pa nakakapanood. Ngayon naman ay isa pang tanyag na Greek mythology ang ating tatalakayin. Ito ang storya ng pag-iibigan ni Hades at Persephone. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang gantong klaseng talakayan, ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong episode na ma-upload sa channel na ito linggo-linggo. Paalala lang mga kaibigan na maraming iba't ibang bersyon ang Greek mythology at maaaring hindi halintulad sa mga naunang nabasa o napanood nyo ang storya na aking itatampo. Hades at Persephone. Malamang ay di na bago sa inyo ang mga pangalang ito dahil sila ay may tanyag na storya sa Greek mythology. Una muna nating kilalanin si Hades o Pluto sa Roman version, ang diyos ng mundong ilalim o underworld. Siya ay anak ng mga Titan na si Cronus at Rhea, at isa sa mga nakakatanda sa magkakapatid na sina Zeus, Poseidon, Demeter, Hera at Hestia. Si Hades ay kilala sa Greek mythology bilang pinakamahigpit, walang awa at pinakakinakatakutan ng mga tao sa lahat ng Diyos sa Olympus, ni kahit ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay lubos na iniiwasan ng mga tao. Kanyang madalas na simbolismo ay ang kanyang helmet na tumulong kay Perseus sa pagpatay kay Medusa, at ang kanyang tanyag na alaga na si Cerberus, ang aso na may tatlong ulo. Si Persephone naman ang anak mismo ni Zeus at Demeter, ang diyos ng pag-ani at agrikultura. Labis na mahal at pinakaiingatan ni Demeter ang kanyang anak na si Persephone, na pilit niya inilalayo sa mortal na tao, at palaging binibihisan na animoy bata kahit ito'y nagdadalaga na. Balak palakihin ni Demeter ang kanyang anak na si Persephone na malinis, inosente at birhen pang habang buhay. Alam naman natin na ang underworld o mundong ilalim ay isa sa pinakamadilim at malungkot na lugar para kanino man. Pero tapat pa rin ginagawa ni Hades ang kanyang tungkulin doon at madalang na lang siyang makabisita sa Olympus. Kaya tumanda ang ibang mga diyos at diyosa na may takot sa kanya. Pero nagbago ang lahat ng ito nung isang araw ay dumalaw si Hades sa Olympus at nakita niya ang magandang dalaga na si Persephone na masayang naglalaro at aliw na aliw kasama ang mga diwata. Siya ay labis na nabighani sa kagandahang taglay at lambing ng dalaga. Mula noon ay napapadalas na ang pagdalaw ni Hades sa Olympus para lang masilayan ang kagandahan ni Persephone at para kahit papano ay mawala ang lumbay at lungkot niya sa mundong ilalim. Minsan hindi sinubukan ni Hades na lapitan at kausapin si Persephone dahil siya ay nahihiya at naiisip niyang baka pati si Persephone ay takot sa kanya. Pero isang araw ay naglakas loob si Hades na lapitan hindi si Persephone kundi ang kanyang kapatid na si Zeus, ang mismong ama ni Persephone, at sinabihan niya na nais niyang hingin ang mga kamay at pakasalan ang dalaga. Nabigla si Zeus sa pakiusap ni Hades, pero labis na namangha dahil ang pagkakaalam niya ay wala na sa bokabularyo ni Hades ang magmahal ng iba maliban sa kanyang sarili. Kaya hindi na nagdalawang isip si Zeus na tulungan ang kanyang nakakatandang kapatid at agad naman itong pumayan. Pero ang malaking problema ng dalawa ay kung paano mapapapayag ang ina nito na si Demeter. Sigurado sila Zeus at Hades na hindi papayag ang ina ni Persephone sa kanilang planong pagpapakasal. Hanggang sa wala na silang naisip na paraan kundi tangayin na lang nang sapilitan si Persephone papunta sa underworld o mundong ilalim. Habang wala si Demeter dahil abala sa pagbisita sa lupain ng mga magsasaka, ay naisip ni Hades at Zeus na yun ang perpektong pagkakataon na dapat tangayin nila si Persephone. Gaya ng nakagawian, abala pa rin sa pagkikipaglaro sa diwata si Persephone sa hardin ng Olympus, lingit sa kaalaman niya ang planong pagtangay ni Hades sa kanya. Alam ni Zeus na labis na aakit si Persephone sa bulaklak ng Narcissus, kaya inutusan niya si Gaia na magtanim ng maraming Narcissus upang maakit nila si Persephone na pumunta sa tagong lugar na iyon. Gaya ng inaasahan ay naakit nga si Persephone at ito'y agad na lumapit at namitas ng mga bulaklak ng Narcissus. Napagod si Persephone sa pamimitas ng bulaklak at siya'y nagpasyang magpahinga. Nang nakita niya ang lupa ay dahang-dahang nabibitak at may biglang lumabas ng napakaraming kabayo. Hila-hila ang karwahe ni Hades. Nanigas at nanlamig ang katawan ni Persephone sa kanyang nasaksihan at bigla siyang hinablot ni Hades pababa sa mundong ilalim bago pa siya makasigaw ng tulong. Tinangka pa siyang sagipin ni Cyane, isa sa mga diwata ng tubig na kalaro ni Persephone, pero siya'y nabigo dahil hindi niya kinaya ang kapangyarihan ni Hades. Si Cyane ay labis na nalungkot sa pagkawala ni Persephone. Siya'y nagluksa dahilan na siya'y matunaw at naging ilog na tinatawag ngayon na River of Cyane. Pag-uwi ni Demeter sa Olympus ay agad niyang pinuntahan si Persephone.
at siya'y nagwala nang di niya makita ito. Ang tanging bumungad lang sa kanya ay ang River of Cyane at ang mga umiiyak na liwata. Agad niya itong tinanong isa-isa kung saan at bakit nawawala si Persephone. Ngunit ni isa sa kanila ay walang maisagot kay Demeter dahil sa takot na baka balikan sila ni Hades. Labis na nagalit si Demeter dahil bukod sa walang maisagot ang mga liwata, ay nabigo pa silang sundin ang bilin nito na protektahan at bantayan si Persephone. Dahil sa galit ay sinumpa ni Demeter ang liwata at mula sa pagiging magagandang nila lang ay ginawa niya itong nakakatakot. Mula sa makinis na balat ay ginawa niya itong mga kaliskis ng isda. Sila na ngayon ang nakakatakot na mga nilalang, ang mga sirena. Hindi tumigil sa paghahanap si Demeter sa kanyang pinakamamahal na anak. Hanggang sa nakilala niya si Hecate, ang diyosa ng mahika, ulam at mga espiritu. Labis siyang naaawa sa kalagayan ni Demeter at pinayuhan niya itong humingi ng tulong kay Helios, ang Panginoon ng Araw, at may kakayahang makita ang anumang mangyari sa kanyang nasisilawan. Pinuntahan agad ni Demeter si Helios at labis na nakiusap na tukuyin kung saan at anong nangyari sa kanyang anak. Sinabihan naman agad siya ni Helios na tinangay ni Hades si Persephone papunta sa mundong ilalim. Lalong lumala ang pag-aalala ni Demeter para sa kanyang anak nang malaman niya na si Hades pala ang tumangay nito. Agad siyang nakiusap kay Hades na pabalikin na si Persephone sa Olympus. Habang nasa mundong ilalim naman si Persephone ay labis itong nalulungkot at masungit ang trato kay Hades. Naging pasensyoso naman si Hades kay Persephone. Binigyan niya ng iba't ibang regalo, alahas at marami pang kayamanan bilang paghingi ng tawad sa pagtangay sa kanya. Maasa si Hades na di magtatagal ay bubuti rin ang loob ni Persephone. Binigyan pa nga ni Hades ng sariling trono si Persephone katabi ng sa kanya para lang mas mapaibig niya pa ito. Di katulad ng ibang Diyos, ay binigyan niya ng pantay na karapatan at kapangyarihan si Persephone na mamalagi sa buong kaharian ng mundong ilalim. Niminsan ay hindi niya tinrato bilang isang pag-aari si Persephone, bagkos isang bilang matalik na kaibigan na mapapangasawa. Habang sa pagmamasid ni Persephone sa mundong ilalim, ay napansin niyang walang lugar para sa mga kaluluwang mababait. Kaya iminungkahin niya kay Hades na dapat ay may mas magandang lugar sana para sa mga kaluluwang naging mabait. Sa walang pag-aatubili ay gumawa agad si Hades na maganda at matiwasay na lugar para sa mga mababait na taong pumanaw. At ito na ngayon ang Elysium, ang may tuturing na heaven ng underworld. Nagulat si Persephone sa agarang pagsunod ni Hades sa kanyang suhestyon at unti-unti niyang naiintindihan ang pagkatao ni Hades sa mundong ilalim. Taliwa sa mga nalalaman ng karamihan na isa itong pusong batong Diyos na dapat katakutan. At daan-dahan na lumalambot ang loob niya para kay Hades. Dahil si Hades lang daw ang nagtrato sa kanya bilang isang tunay na dalaga na may kakayahang magdesisyon para sa kanyang sarili. Si Persephone ngayon ay nalilito na dahil ay parang nagugustuhan niya ng mamalagi at samahan si Hades sa mundong ilalim. Sa kabila panig naman ay nangungulila pa rin siya sa kanyang ina na si Demeter. Habang sa Olympus naman ay lapis pa rin ang lungkot ni Demeter sa pagkawala ng kanyang anak. Dahil sa kalungkutan ng diyosa ng ani at magsasaka ay nanlamig ang klima at nagkaroon ng yelo. Walang tumutubong mga halaman at pananim sa balat ng lupa. Dahilan upang magdusa, magutom at dahang-dahang mamatay ang mga tao. Pinaabot ni Hermes kay Persephone ang balitang ito at sinabihan niyang kailangan niya nang bumalik ng agaran sa Olympus. Hindi naman nag-atubiling sumama si Persephone kay Hermes kung saan nagpupulong si Zeus at Demeter. Sa wakas ay nagkita na ulit ang mag-inang si Persephone at Demeter. At sa pagkakataong ito, ay pilit na kinukumbinsi ni Persephone si Demeter na naging maayos at mabuti ang kalagayan at trato ni Hades sa kanya sa mundong ilalim. Kabila ng paliwanag ni Persephone ay hindi pa rin nakinig si Demeter at sinabihan niya ito na huwag bumalik sa kaharian ni Hades at kung hindi ay patuloy niyang hahayaan ang mga tao sa lupa na mamatay sa gutom. Sa ganitong paraan ay nanganganib din ang kalagayan ng mga Diyos at Diyosa sa Olympus. Dahil wala nang magsasambang mga tao sa kanila at magdudulot ito ng kahinaan sa kapangyarihan nilang lahat. Sa gitna ng pagpupulong ay biglang nagdilim ang kapaligiran at lumabas si Hades galing sa kadiliman. Dala-dala ang prutas na pomegranate na may bakas na kagat ni Persephone. At malumanay niyang sinabi sa kanila na dapat bumalik na si Persephone sa mundong ilalim dahil ito ay kumain sa ilang binigay niyang prutas. Sa tradisyong Greek kasi, kapag tinanggap mo ang pagkaing bigay ng nagtangay sa'yo, ay magiging asawa ka na nito. Kaya tinanong ni Zeus si Persephone kung ilang prutas na ang kanyang nakain, at sumagot naman siya na 6 na pirasong prutas. Agad tumayo si Zeus sa pagkakaupo niya sa kanyang trono at nagdesisyon na dapat sa loob ng kada isang taon ay 6 na buwan itong mamamalagi sa mundong ilalim kasama si Hades. Pagkatapos ay babalik siya ulit kay Demeter
upang tumulong na mag-alaga sa pananim ng mga tao sa loob naman ng 6 na buwan. Di natuwa si Hades at Demeter sa desisyon ni Zeus, pero wala din silang magawa at kailangan nila itong sundin. Sa loob ng 6 na buwan ay tutulong si Persephone sa kanyang ina sa pagbantay ng mga pananim ng mga magsasaka. Ito ay sagana sa 6 at ito na ngayon ang tinatawag na tagsibol at tag-araw. At tuwing susunduin na ni Hades si Persephone papunta sa mundong ilalim, ay hihina ulit ang 6 ng mga magsasaka. At ito ay dahil malulungkot na naman ulit si Demeter sa paglisan ng anak. At ito na ngayon ang kapanahunan ng taglagas at taglamig. Ganito ang paliwanag ng Greeks, bakit may ganitong klaseng panahon sa mundo. Ngayong alam na natin ang storya ng kanilang pag-iibigan, masasabi nyo bang mas mabuting Diyos si Hades kaysa kila Zeus at Poseidon pagdating sa pag-ibig? Comment down below para mabasa ko rin ang inyong opinion. Kung may mga paksa o diskusyon pa kayong nais kong talakayin, just leave a comment below para mabasa ko ito. Salamat sa panonood.